Hello mga katropa peeps, habol po sa Tag-Araw. At nandito naman po ang inyong kaibigan sa kusina kung saan ang Marlo's Kusina ay magbabahagi sa inyo kung paano po ako gumagawa ng masarap na ice candy na parang ice cream sa sarap. Kaya excited na akong i-share ito sa inyong lahat, kaya atin na alamin ang ating mga sangkap. Okay guys, unang-una gagamit po ako dito ng condensed milk. Ito po yon. And gagamit din po ako dito ng asukal na kalahating kilo, kulay puti. And gumamit din ako dito ng powder pandan flavor po. Ito yung kung saan ito yung magiging flavor natin sa ating ice candy. And syempre gagamit ako dito ng imbudo and yung plastic po ng ice candy. And syempre yung ating tubig. 7 cups po ito. Parang isang malapit puno ng isang pichel, no? And then yung ating mixing bowl. Kung saan dito natin lahat pagsasama-samain yung ating mga sangkap para maging isang masarap na ice candy. Kaya huwag na natin patagalin. Excited na rin akong i-share ito sa inyong lahat. Kaya tara na, atin ang simulan. Hello guys, welcome back. Ito po kung saan ay atin ang pagsasama-samain lahat ng ating mga sangkap para makagawa po tayo ng isang masarap na ice candy. Unang-una po, ilalagay ko yung tubig dito sa ating mixing bowl. Ito po ay 7 cups, mga kaibigan. Ayan. At pagkatapos po, ilalagay natin yung ating white sugar. Ito. Kung saan ay kalahating kilo po ito, mga kaibigan. And ahaluin po natin ito ng mabuti. Ayan. And habang inahalo po natin, ilagay na rin po natin yung ating flavor na buko pandan. Ito po yon. 1 cup po ito, mga kaibigan. Napakabango po, mga kaibigan. Ibubus na po natin. At pag kayo po gumagawa nito, huwag kayong gagamit ng maligamgam na tubig or mainit na tubig. Tunawin lang po natin ito sa malamig na tubig dapat. Okay? Ganun lang po kasimple, mga kaibigan. Tingnan nyo, oh. Haluin lang po ito natin ng mabuti para po tunaw ang lahat ng sangkap. Ayan. Napapansin po, napaka ganda na ng kulay ng ating ice candy. And higit sa lahat, napakabango. And then pagkatapos po, ilalagay na natin yung ating condensed milk. Ayan. Napakabango, mga kaibigan. Umuti natin, sayang yung gatas po. Ayan po. I-continuous nyo lang sa prosesong halo lang ng halo hanggang sa matunaw po ang lahat ng ating mga sangkap na inilagay. Okay? Mamaya po, ipapakita ko na naman po sa inyo kung paano natin sila babalutin sa ating plastic ng ice cream. Ito guys, pagkatapos nating mahalo ng mabuti yung ating pang ice candy, atin na po siyang babalutin naman. Okay, sisimulan na po natin, mga kaibigan. Nagamit po ako ng plastic at imbudo po. Ayan. And nakalan. Sasalin lang po natin ng paganyan. Mapapansin nyo po ay may napirasong naiwan pa. Ayan yung ating hahawakan. Ngayon, pipisilin nyo lang po yan dito pag kayo na ang mag-lock.
natin din, atake nyo ng konti. Yan, tapos pulupit nyo lang po. Yan. Yan po, meron na tayong isang nagawang ice candy. Sample pa po tayo, mga kaibigan. Yan. Ikot nyo lang po ulit ng ganyan. Hindi natake nyo ito. And puluputi nyo rin po. And then ikot. Ganun lang po kasimple yung pag-alak natin ng ating ice candy. Kasi atake nyo lang po yan. Okay guys. Ayan. Meron na naman po tayong nagawa. And then sakto din po yung ating sukat. Okay. Ganito guys, i-diretso nyo lang yung ganitong proseso hanggang sa maubos yung ating gagawing ice candy. Ano ha? Yung mga gusto magtinda niyan, try nyo po itong aking version sa paggawa ng ice candy, talagang pato. Okay, ito guys, may tatlo na tayong nagawa. And then, yung mga natitira, atin nang ididiretso, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung ating finished product. Okay? Hello guys, welcome back. Kung saan, ito na po ang ating finished product. Kung saan, naka 25 piraso po tayo na talaga namang, I'm sure ako nalalamigin na naman kayo sa sarap pag once na natikman ninyo ito. Kaya, itry nyo na po sa inyong tahanan. And I'm sure ako na hindi na naman po ako mapapaya sa inyo at sa inyong mga chikitin. Ayan. Kaya mga mami at daddy dyan, itry nyo na po itong ice candy ko. And bago po tayo magpalamig sa ating refrigerator ay nais ko munang mag-shout out sa buong mundo, no? Para sa mga tatay o sa haligi ng tahanan na pinaparating ko ang pagbati na happy, happy Father's Day sa ating lahat. Na sana huwag tayong magsawang sumuporta sa ating pamilya, no? And saludo ako sa lahat ng mga tatay na ganun yung thinking para sa kanilang mga minimahal. Okay. Shoutout din tayo dyan sa ating mga katropa peeps dyan sa Windron, IQC family, warehouse family. Thank you so much sa lahat ng inyong suporta at tiwala na ibinibigay kay Marlos Cusin. Ayan. And sa aking pamilya dyan sa Palawan, kumusta po kayong lahat? Namimiss ko na kayo. Sa aking mga kabatch nung high school dyan, hello guys, thank you so much sa inyong suporta. And sa aking mga kaibigan na vloggers, ingat po kayo lagi. And sa aking pamilya dyan at kamag-anakan sa Tanza and Magallanes, Cavite. Hello po, pasensya na hindi ako nakakadalaw dahil sa gawa ng ating sitwasyon ngayon. Under pa rin tayo ng pandemic na yan. Okay? And itry nyo na lang ito sa inyong tahanan at sigurado akong lalamigin kayo sa sarap. And bago tayo magtapos, ay nais ko munang pasalamatan, syempre, yung aking wife na talagang todo-todo yung suporta para kay Marlos Cusin. Ayan. God bless everyone. Safe tayo lagi. And thank you for watching. Bye! Hanggang sa muli!